Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Kahit saan man kayo sa mundo na naroroon, alam kong marami sa inyong nakikinig sa iba't ibang bansa. At marahil ito na rin ang nagsasama-sama tayo. Mahalaga ang ating mga pinag-uusapan sa isip ko at marahil sa isip din ninyo. Ngunit sa panahon na dinadaanan ng buong mundo sa kasalukuyan, itong tinatawag natin na pandemic, meron tayong isang virus, COVID-19, na lahat ng bansa ay tinamaan, maraming tao na ang namatay, at bawat isang gobyerno ay kanilang talagang pinagtitibayan kung ano ba isasagawa upang matulungan ang kanilang mga mamamayan tungkol nga dito sa pagtugis nitong COVID-19 na ito. Perhaps it is best that we keep on going back and forth in time so that we can understand what it is in the present that we are experiencing today. A very clear example is this. 35 years ago, we had a sudden change of government. Ito ngayon nangyari, nagkaroon tayo ng tinatawag na snap elections. Ito ay isinagawa dahil nga sa tinatawag na pressure ng mga Amerikano sapagkat ang buong akala nila ay mamamatay na si President Marcos. Kaya kinailangan na alisin na siya sapagkat baka nga siya mamatay sa gitna ng kanyang rehimen at anong mangyayari sa kanilang mga military bases na andito sa ating bayan. Tandaan ninyo noong panahon na yon, hanggang sa 1992-94, nagkaroon tayo ng dalawang pinakamalalaking military bases ng mga Amerikano dito sa atin, sa Pilipinas. Yung Subic Naval Base, kung saan nakaparada lahat ng mga malalaking seafaring vessels ng mga Amerikano, yung kanilang mga mga barko ng pandirigma. Hindi naman ito basta cargo ang dala nila, hindi naman ito basta mga pasahero nila na dumarating dito. Ngunit ito ay mga military vessels. May mga karga ito, mga armas. At dyan sila pumaparada kasi yan ang pinakamalaking naval base nila outside of the American mainland. Yung isang kanilang military base, ito naman yung sa Clark. Kaya nga ang tawag doon, Clark Air Base. Lahat ng kanilang mga pandirigba din ng mga eroplano, mga helicopter at iba pang mga yung kanilang mga cargo planes na nagdadala ng mga armas sa iba't ibang lugar dito sa malapit sa atin, diyan sila pumaparada. At yan ay sa kanilang ginagamit kasama ng kanilang mga sundalo. Nagamit ito sa kanilang pagdigmaan laban sa mga Vietnamese, sa mga tinatawag ng Viet Cong, mga komunistang Vietnamese sa Vietnam mismo. Gano'ng kalayo yan? 5-4 na oras lamang dito sa atin, mas kung talagang sasakay ka ng barko. Ngunit kung sa eroplano, siguro mga isang oras at kalahati lamang. Gano'ng kalapit yan, Vietnam na yan. Ang naglalaban dyan ay hindi lamang ang mga Vietnamese. Parang hinati nila kalahati ng Vietnam. Sa North Vietnam, yung tropa ni Ho Chi Minh, yan ay suportado ng mga Soviets, yung tinatawag na Union of Soviet Socialist Republics. Ito yung tinatawag ngayon na Russian Federation. Sila ang sumusuporta dyan sa armas at sa tulong, sa logistical support dun sa mga komunista na Vietnamese. Ayaw ng Amerikano na maging komunista ang Vietnam, kaya sila pumasok din. Sinuportahan nila ang South Vietnam. Kaya kung titingnan natin objectively ang nangyayari dyan, ang lumalaban talaga sa gera na yan sa Vietnam, mahigit sa isang dekada yan na tuloy-tuloy ang away nila. Ang daming mga kabataan ng mga American soldiers ang pinadala dyan. Kasi sinasabi nga nung panahon na yon, talagang compulsory, kinakailangan talaga na sila ay mag-enroll sa kanilang armed forces sa Amerika upang lumaban nga dito sa Vietnam. Isang malaking gera ang nangyayari doon. Hiwalay ang Vietnamese sapagkat hinati ng Amerikano yung mga komunistang Vietnamese at yung mga naniniwala sa mga paninindigan ng mga Amerikano. Anong nangyari?
pagkaraan ng mahigit isang dekada, more than 10 years, 11, 12, hanggang umabot na sa 1974, umatras ang mga Amerikano. Hindi nila nakaya yung mga North Vietnamese. Samantalang sa dami na ng mga namatay na Amerikano at lahat na halos na buhos nila dyan sa gera na yan. Tandaan ninyo, tinatago nila yung sikreto na dyan nila ginamit unang-una yung tinatawag natin na germ warfare. Yung mga tinatapon nilang mga bomba para mahagip at ma-inhale. At yun ang nakakamatay. Doon nila ginawang eksperimento kung ito ay epektibo. Kaya kung pinag-uusapan niya mga napalm bomb at yung mga nakakamatay na mga toxins, doon ginamit ng mga Amerikano. Ngunit sa lahat ng kanilang binuhos dyan sa Vietnam, hindi sila nanalo sa gera na yan. Ayaw nilang sabihin na natalo sila, basta na lang umatras sila. Kasi ang nangyari, lahat ng kanilang mga eroplano, mga warships, yung mga nasawi, yung mga nasugatan, dito na dinala sa Clark Air Base, sa Subic Air Base, at tumawid sila ng Pacific Ocean at ibinalik sa mainland. Bakit ko to binabalik-balikan? Sapagkat maraming pagkakataon ng mga sa pangyayari ng panahon na yon na ngayon maaapekto ang buhay natin, lalong-lalo na meron tayo ngayong pandemic. At yung mga pinag-uusapan nga natin ngayon sa kasalukuyan na kinakailangan meron tayong malawakan na health program, yung tinatawag na pagtugis sa COVID-19 na hindi naman natin kayang gawin. Kulang-kulang tayo sa mga research at sa mga laboratorio at mga experts tungkol dito. Ngunit kinakailangan din na meron tayong katumbas na pag-aalaga sa kabuhayan at sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Babalikan natin yung panahon na yon. Umatras ang mga Amerikano sa Vietnam at iniisip nila ano bang kanilang magagawa pa dito upang ipakita na sila ang tinatawag nga na world power. Pinakikialaman nila ang mga iba't ibang bansa. Kung hindi nila gusto o hindi sang-ayon sa kanilang mga polisiya o kanilang pagtingin sa mundo, ang isang leader ng isang bansa, ito ay papasukan nila. Ang gagawin nila, they would either cause opposition against the leader hanggang sa mabigyan nila ng balakas na propaganda laban sa mga pinuno ng bansa na yon, at doon sila papasok, papalitan. In other words, they have removed already so many leaders of other nations if these leaders do not comply with what America is dictating upon them. Ganyan pa yan hanggang sa kasalukuyan. Madiin ang pagsalita ko nito sapagkat ganyan na nangyari sa atin dito nung panahon ni President Marcos. Hindi siya pumayag na sumama tayo sa mga Amerikano para lumaban sa Vietnam. Tandaan ninyo, siya ay katatapos pa lang na nanalo dun sa 1966 presidential elections. Bago pa lang siyang nakalukluk sa kapangyarihan. At ang gusto ng Amerika ay, siya ay magbibigay ng international announcement sa buong mundo sapagkat andito nga yung mga military bases ng mga Amerikano. Dito sila nagbabagsak ng mga armas na dinadala nila sa paggera sa Vietnam. At ang presidente dito, si President Marcos, ay kanilang iniisip na ito ay isang ally ng Amerika. Tama naman, talagang ally tayo ng Amerika. Ngunit, hindi pumayag si President Marcos na sumama sa mga Amerikano ang ating mga tropa sa armed forces para lumaban sa Vietnam. So anong nangyari? Lahat ng mga itong nais kong ipakita, yung propaganda, yung media ang ibig sabihin sa pagsusulat sa mga broadsheet, sa mga diaryo, sa mga radyo, sa telebisyon, wala pang social networking noon. Ngunit yan, tatlong bagay na yan sa media, yan ang ginamit na propaganda ng mga Amerikano para ipakita napakagwapo ni President Marcos, napakaganda ng kanyang unang ginang. Ginawa siyang cover ng mga malalaking magazine sa Amerika, yung Life Magazine, Time Magazine, Newsweek Magazine, sa kanilang mga dyaryo pinalabas doon, The Bastion of Democracy, tayo sa Pilipinas, si President Marcos is a grand ally, ganyan lahat. At kauupo lang niya bilang presidente,
bigla na siyang inimbita na mag-state visit sa Amerika para doon sa House of Congress ng mga Amerikano mag-a-anunsyo siya. Sapagkat yun ang sinabi sa kanya ng mga Amerikano, kailangan ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas, na katapat lang ng Vietnam, ay sumasama sa mga Amerikano para lumaban dyan sa Vietnam. Si President Marcos dumating sa first state visit niya at siya ay inanyayahan nga sa House of Congress, Joint House of Congress, ibig sabihin yung kanila mga representatives at yung kanila mga senador at doon. Kasama rin ang mga iba't ibang mga opisyal ng kanilang executive department, mga justices, mga generals ng Kalinga Armed Forces, lahat andon at ang buong Amerika, sapagkat nudala na dinig na may bagong presidente pala ang Pilipinas, si President Marcos, at malaking bagay itong gera sa Vietnam. Anong ginawa niya? Ang kanyang ginawa ay, sinabi nga niya doon sa kongreso na yan, na hindi niya binanggit na hindi siya sasama. Ang ginawa niya ay nagsalita siya upang ipaalala sa mga Amerikano na nung Second World War, nung ang mga Amerikano ay lumalaban sa Japan dito sa atin sapagkat binobaga ang Honolulu kasabay ng pagbomba dito sa Maynila, ang nangyari dito ay sumama ang ating mga kabataan at ating mga sundalo sa mga Amerikano sapagkat tayo ang tinamaan ng pagpasok ng mga Hapon. At kalaban nila, hindi tayo ang kalaban nila Amerikano. Ngunit kasi nga andito yung mga bases, dito na rin sila talaga sumali sa digmaan na yan. Anong sabi ni President Marcos? America does not forget. Kinwento niya na noon, nung World War II, ang mga Pilipino mga sundalo sumama sa mga American forces, kaya tumulong para makipagdigmaan sa mga Hapon. Yun ang Second World War. Sapagkat ang mga Amerikano, busy naman din yung iba sa kanila doon sa Europe, sapagkat yung ang Nazi Germany gumagapang na sa mga ibang bansa doon at andun na nga sila Eisenhower, yung mga general nila, mga admiral nila. Ngunit, napabayaan nga ang Pilipinas nung nilusob tayo ng Japan. Kaya ang nangyari ay, nung dito na pumasok sila, ang sabi nga ni MacArthur, I shall return. Ibig sabihin, tatapusin muna nila yung gera sa Europe at siya ay babalik dito at bumalik nga. Pero anong ibig kong sabihin na pinag-uusapan natin ito? Ang sabi nga ni Marcos doon sa kanyang address to the Joint Congress of the United States of America, America does not forget. Parang pinapakita niya na ngayon may gera na naman. Amerika na naman nagge-gera, laban naman ngayon sa Ruso, dito naman sa Vietnam. At nais nila na sumali ang ating mga sundalo na kasama ng Amerika para sumama sa gera sa Vietnam. Yun ang akala nilang simula doon sa salita ni President Marcos. Ang kanyang pinagpatuloy doon ay kinwento niya na ang dugo ng mga Amerikano at ang dugo ng mga Pilipinong sundalo ng sama dito sa ating bayan. The blood of the American soldiers and the blood of the Filipinos mingled in the battle zones here in Dancartry. Nakakaiyak, hindi po ba? At talaga sa damdamin, madiin ang sa ating mga damdamin. Ngunit diniinan niya na America does not forget. Kaya ang kala ng mga Amerikano, mag-a-anunsyo na siya na magsasama tayo muli. Pero hindi yun ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya, ang tagal na naming iniintay yung inyong tulong na benepisyo at bayad na ibibigay sa aming mga sundalong sumama sa inyo nung Second World War. Kaya sabi niya, America does not forget. Ang ibig sabihin nito, nagbitaw ng salita ang mga Amerikano nung gera na yun ng Second World War na yung ating mga sundalo ay membro ng United States Armed Forces for the Far East, yung USAFE na tinatawag nila, at sila ay kinakailangan makatanggap ng mga bayad bilang sundalo at yung mga benefits bilang veterans ng isang gera. At ilang taon na ang nakalipas. That was 1966 na nagsalita si President Marcos doon sa Amerika. Kailan natapos yung Second World War? 1944. 20 taon. Hindi pa nagbibigay ng sapat, hindi pa nagbibigay talaga ng sweldo
sa mga sundalong ginamit nila ng mga Pilipino dun sa Second World War. Tandaan ninyo, we were defending our country because we were invaded by the Japanese, not because the Japanese were our enemies, but because the Japanese were the enemies of America. Kaya akala nila dun sa Vietnam, sila rin ay lumalaban sa mga Ruso at sa mga South North Vietnamese, sasama tayo. Ngunit hindi binanggit ni Marcos yun. Sa mga tuwid, ang sinabi niya, sa mga katuwid, ang sinabi niya ay, tutulong tayo sa mga Amerikano, ngunit hindi sa paglaban, laban sa mga Vietnamese. Kung ang mga sundalo natin ay sasama, sila ay magdadala ng mga infrastructure, equipment, para makatulong sa infrastructure, sa medical services, sa engineering services. Walang baril na dadalahin ang ating mga sundalo. Tulong ito para ipakita na alliance, may alliance tayo sa United States of America. Yan ang kahalagahan nung kanyang binanggit doon sa kanyang salita sa joint houses ng Congress. Naku, talagang nabahala ang Washington. Sabi nga nila, ano ba ito? Akala namin makakaasa kami na si Marcos susunod-sunod sa atin sapagkat yun ang pinag-usapan at yun ang buong akala nila. Ngunit si Marcos pinanindigan niya nung panahon na yon, kagaya ngayon na pinaninindigan ng ating foreign affairs, ang the independence of our foreign policy, na hindi basta-basta masasabi na sasama-sama na lang tayo kahit kanino, sapagkat meron tayong sarili nating paninindigan as an independent sovereign state. Talagang nabahala ang Washington. Kaya anong ginawa nila? Wala pang 10 araw pag-uwi ni President Marcos dito sa Maynila, 10 days after he returned home, after the state visit in Washington, nagpatawag ng tinatawag na ASEAN, wala pang ASEAN nun, Southeast Asian Treaty Organization meeting ng lahat ng mga bansa dito sa Pacific Rim, kung tinatawag nga, o dito sa bandang Pacific, dito sa ating rehiyon, magtutipon-tipon dito yung CETO, Southeast Asian Treaty Organization. 5 bansa pa lang dito sa Asia ang magkakasama dyan. Ngunit, andyan na rin kasama ang Australia, ang New Zealand, at iba't ibang mga bansa pa dito na hindi pa yung 10 member countries ng ASEAN. Ang nagpatawag niya ng Amerika. Inimbita niya kasama dyan ang New Zealand, ang Australia, at iba pa mga bansa upang dito masasabi naman ni Marcos magkakaroon ng pagkakataon na sapagkat dito gagawin yung malaking meeting na yan na pinatawag ni President Lyndon Johnson, mag-a-anunsyo na si Marcos na sasama tayo sa mga Amerikano. Hindi nangyari yon. Hindi na siya nagsalita that we will be participating in the War of Vietnam. Sa mga katuwid, may mga episodes, may mga kasaysayan sa ating contemporary history kung saan ay hindi sumusunod si President Marcos sa kagustuhan ng Amerika. Dinadaan na lang niya ito sa diplomasiya at wala naman magagawa rin ang Washington at ang Pentagon. Ngunit, hindi nila ito makakalibutan. Talagang kumbaga sa report card, meron silang nilalagay na marka. Unang-una, hindi siya pumayag. Tapos nagkaroon ng malaking meeting dito sa Maynila. Andito rin si President Lyndon Johnson dumating. At lahat ng mga heads of state and government na pinatawag para mag-meeting dito, yun na nga, para nga sabihin ni Marcos, sana nasasama na sila sa mga Amerikano para sa gera sa Vietnam. Hindi yan nangyari. Sa madaling salita, yun ding panahon ni President Marcos, naisip din niya. Sapagkat ginagamit nga ng mga Amerikano itong mga base na ito para kung saan-saan sa buong mundo, dito sila either nagpapahinga o nagbabagsak ng mga armas para makapasok sila sa mga ibang mga bayan sa Middle East, halimbawa sa Africa at sa iba pang lugar sa Europe at kung ano man ang kanilang kailangan gawin para labanan ang mga Ruso dun sa tinatawag na nating Union of Soviet Socialist Republics. Maraming republics na miyembro pa ng USSR na ngayon sabi ko nga ay Russian Federation na. So yan ay isa sa nagpapakita, nagpapatunay na talagang pinanindigan niya na hindi basta sasabihin ng Amerikano tayo ay susunod. Kaya nakita niya yung mga American bases na yan. Sabi nga niya, naku, meron tayong treaty sa Amerika, yung Military Defense Treaty, yan ang matagal nang nilagay ng mga Amerikano sapagkat tandaan niyo,
Pagkatapos na umalis na ang mga Kastila, after 350 years nila dito, at binenta na tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano, ang mga Amerikano na ang humawak sa atin dito from 1896 hanggang 1946. So yung haba ng panahon na yan, we were under the American administration. At kaya nga sila nakapagpatayo niya mga dalawang bases na yan na napakalaki. Pero sabi nga ni Marcos, aba, yung bases na yan ay andito sa ating bansa. That is still Philippine territory, kahit na andyan lahat ng mga installations, eroplano, armaments, lahat ng mga Amerikano. Kaya sabi niya, kinakailangan bilang Pangulo, pag-aralan natin yung treaty na yan. Yung 99 years na gusto nila, binaba ni Marcos, 25 years na lang. At mag-e-expire yan noong 1994. Kaya sabi nga niya, kinakailangan igsian natin yung 99 years. Sapagkat naaral din niya at alam niya ang nagyayari pagka sa international law, pag meron ng isang bansa na merong possession ng isang territory for 30 years, aba, sa kanila na yan. Yun ang nangyari sa Guantanamo. Guantanamo sa Cuba is a communist country. Ngunit merong military base, military air base and sea base, seaport base dyan sa Guantanamo. At mahigit na ngang 30 years, kaya inangkin na ng mga Amerikano, hindi na mapaalis, hindi na masipa ng mga Cubans. Yun ang sinasabi nga ni Generalismo Fidel Castro. Yun ang pinaglalaban din ng kanyang military arm na si Che Guevara. Hindi nila matanggal, sapagkat sa international law, aba, property na yan ng Amerika. Naisip ni Marcos, naku po, baka yan ang mangyayari dito sa Pilipinas. Kaya inigsian niya, 25 years lang. Kaya yon aabot, magmula nung rehime din President Marcos, aabot yan hanggang 1994. Nagalit na naman ang Amerikano dyan. Sabi nga nila, ano ba itong si Marcos? Alay nga ito. And the Philippines is a democratic country. It's a close relationship with America. Dito lang sa Pilipinas, merong military defense treaty ang Amerika dito sa region natin. At kailangan nila. Kailangan nila yung mga bases nila. Kailangan na yung Pilipinas dyan sapagkat yan ang kanilang buffer sa buong Asia. At pagpasok mo dito, dyan na rin ang kanilang buffer sa Russia at sa Middle East at sa Europe hanggang sa Central Asia. Hindi pumayag si President Marcos na 99 years. Kaya nag-review at ginawa niyang 25 years. At dinagdagan pa niya, hindi lang 25 years, pero every 5 years, pwede itong pag-aralan at pwedeng i-review, i-amend o pwede rin tanggalin kung sakaling magkakasundong alisin na yung treaty na yan. Kaya yon, meron na naman nilagay siguro doon sa notebook ng mga tao sa Washington, nako, pangatlong beses na ito na andyan na naman si Marcos na kung ano na naman ang pinagagagawa. Hindi lang yon. Yung sa review ng Military Defense Treaty, alam niyo kung sinong nilagay ni President Marcos dyan para humarap sa panel ng mga Amerikano at ng mga Pilipino, yung meron parang panel dyan na kanilang pinag-uusapan yung sa reduction nga ng number of years ng occupancy ng mga Amerikano dito sa bases, si Narciso Ramos. Siya yung Secretary of Foreign Affairs ng panahon na yon na sinabi nga ni President Marcos, ikaw ang maupo dyan. Yan ang tatay ni Fidel Ramos. Si Fidel Ramos, graduate ng West Point, kung ano man American Academy. So yun ang ginamit ni President Marcos na humarap. Anyway, so naigsian, 25 years, and to be reviewed every 5 years. At hindi lang yan. Ang sabi nga niya, maglalagay tayo ng base commander dyan sa dalawang base na yan. Sa Subic Naval Base at sa Clark Air Force Base, Pilipino ang commander. Sapagkat lupa ng Pilipino yan, teritoryo ng Pilipino yan, ginagamit lang yan ng mga Amerikano for their military purposes and their military objectives. So Amerika umatras. Diyan, wala silang magagawa kasi presidente ito, si President Marcos of an independent sovereign state. Kaya diyan ang base, ang American base commander ay Pilipino. At pinababa na yung American flag at inakyat ang Philippine flag sapagkat yan ay teritoryo ng Pilipinas na ginagamit lang ng mga dayuhan na Amerikano. Mahigit pa diyan, ang pinakamasakit siguro sa kanila ay, sabi ni Marcos, hindi na pwede na ang paggamit nyo dyan ay kung anong gusto lang yung ibayad sa paggamit.
in the form of military aid. At yung military aid na yan, hindi naman yan lahat na cash. Yan ay depende kung anong pag-uusapan every time nagkakaroon ng session ang American Congress. Sila ang nagkikwento dyan sa American Congress. Magkano ibibigay natin na aid sa Pilipinas? Aid, pwedeng mga armas, mga ammunitions, mga second hand, yung mga nagamit na nila. Yun ang kanilang tinatambak dito sa atin. Hindi naman yan mga brand new. Mga bala, yung bala siguro yan, brand new. Pero mga barrel, mga ammunitions, mga sari-saring mga iba't ibang mga weapons. Weapons for war. Yun ang kanilang, yun ang parte ng kanilang military aid. At merong pera din binibigay. Ang sabi ni President Marcos, hindi na ganyan ang kailangan. Magbayad kayo ng renta sa paggamit ninyo ng real estate property ng Pilipinas. Yan ay real estate property. Lupa yan eh. Lupa ng Pilipino, lupa ng Pilipinas, lupa ng taong bayan. Gano'ng kalalaki ang mga base na yan? 1,000 hectares. Binawasan niya, liliitan niya. Sabi niya, kahit na ilang eroplano ilalanding nyo dyan, hindi naman kinakailangan na 100,000 hectares yan. Kagaya rin sa Clark Air Base, ganun din. Kagaya sa Subic, ganun din. Binawasan niya yung territory at kung ano man yung kanyang itinalaga dyan sa review ng Military Defense Treaty, yun lang ang teritoryo o yun lang ang real estate na babayaran ng Amerikano bilang renta. Rent, not aid. Naku, alam na ninyo sa mga Amerikano, pag pera na pinag-uusapan, talagang malaking dagok na yan. So lahat yan nakamarka. Hindi nila pamatanggal si Marcos nung panahon na yon ng 20 years ng rehime ni Marcos sapagkat andyan pa nga yung bases nila. Takot sila na baka bigla na lang ipasara ni President Marcos yan. O biglang sabihin ni President Marcos, I am rescinding or abrogating the Military Defense Treaty. E sa pagkakataon na yon, natalo na nga sila sa Vietnam, e delikado talaga kung mawala sila ng military base dito sa kanilang tinatawag na buffer zone sa Pacific against the mainland, the Asia mainland. So nakikita ninyo sa panahon na yon, yung sa 20 years ni President Marcos, inaabangan talaga nila. Kailan ba ito, paano ba tayo makakaganti dito sa presidente na ito? Sa lahat ng hindi niya pagsunod dito sa nais natin gawin. Isa rin bagay na kailangan natin banggitin, alam nyo sa Washington, may mga presidente, vice-presidente, may mga politiko, yan, elected yan ang kanilang mga taong bayan. Meron sila ng elections, doon nga natin gidaya yung kanilang mga national elections. Pero ang nangyayari dyan ay, maliban sa mga nalagay na dyan by the electoral process, by the act of suffrage, meron din tinatawag dyan the invisible government. Ito yung American bureaucracy, yung pamahalaan na parang motor yan eh, andan ng andan. Alam nyo yung mga motor na mga relo, halimbawa, na tinatawag na quartz o yung mga ganun na hindi mo na kailangan susian. Umaandar yan on its own. Ganyan ang bureaucracy. Kagaya din yan ang bureaucracy dito sa Pilipinas. Umaandar yan, sino man ang ilalagay dyan na mamumuno. Whoever the president is that will be elected and all the other officials that will be elected, the bureaucracy runs on its own. Yung bureaucracy na yan, meron silang tinatawag dyan, sa loob niyan, meron tinatawag na invisible government. Sila ang gumagawa at nag-iisip, yung parang think tank nila. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ang tawag nila dyan, pag minsan tawag nila CIA, the Central Intelligence Agency. Yan ay maliban pa sa mga kagustuhan ng mga na-elect sa office. Sila ang nakakaalam kung ano nangyayari sa buong mundo, kung ano kailangan gawin ng Amerika sa kanilang relations, foreign relations sa mga ibang bansa. Kung saan pwede maggera, kung saan pwede umatras sa gera, lahat yan, CIA yan. At pag ipagsama mo yung invisible government na yan, at yung CIA na yan, sa kasalukuyan, ang tawag dyan ay the deep state. Deep state, yung malalim na pamahalaan na hindi sila yung mga elected into office. Yung deep state na yan, yan ang nagpapadala ng kanilang mga memorandum, mga proposals, at sila ang may hawak ng mga iba't ibang intelligence reports. Malaki ang impluensya nila sa foreign policy at sa lahat ng mga polisiya nila rin sa financial policies. Sila ang nagbibigay ng mga tinatawag na guidelines o kung ano man ang kailangan sunin. Sapagkat sa haba ng panahon, silang nakakaalam
kung ano talagang mga nangyayari, kung anong kailangan gawin. Samantalang yung mga elected into office, ilan lang, may term sila. Meron lang silang limited term. Samantalang yung bureaucracy niyan, simula ng American Declaration of Independence or the beginning of the American government, andyan na sila. Kaya kumbaga sa ano, meron na silang historical perspective. Kaya marami silang mga rekomendasyon na ginagawa at marami din silang mga pinapa-appoint sa mga sensitive positions sa American government na hindi lang hawak nila, pero galing dyan sa deep state na yan. Ang mahalaga dyan yung mga Secretary of State, yung mga Secretary of Interior, yung kanilang Secretary ng Finance, yung Secretary sa National Defense nila, whatever their National Security Council yan. Yan, mga kasamahan yan doon sa tinatawag na deep state. Sila ang hindi nagdidikta, pero sila talaga nagsasagawa kung anong sasabihin ng kanilang presidente. Dito lang kay President Trump, medyo hirap sila sapagkat meron sariling pag-iisip si President Trump. Pero nung mga lahat ng mga nakaraang administrasyon nila, yan ang makikita natin. Balikan ko yung halimbawa sa Vietnam. Nung si Lyndon Johnson, ang buong paniwala nila sa Vietnam, mananalo ang Amerika dyan. Pero natatalo na talaga sila. So anong ginawa ng kanilang CIA? Ng kanilang media? Kasi gamit din nila yung media nila sa propaganda, sa kanilang psychological warfare. Alam niyo, halos araw-araw ang lumalabas sa dyaryo, ang nadidinig sa radyo, ang napapanood natin sa television, nananalo sila. Nananalo sila sa Vietnam. Halos araw-araw yan ang pinapalabas. Kung meron mga protesta sa Amerika, may mga nagrarally, may mga sinasabi na hindi kami sasama sa gera, yung mga sinasabi nga, tumatakas sila sa compulsory registration nila sa yung I need you. Nakikita niyo yung mga retrato ng Amerika ng Uncle Sam dyan. I need you, ibig sabihin, kailangan talaga mag-join ka. Kung hindi, ikukulong ka. Naalala nyo, marami mga famous characters dyan sa Amerika na kinulong sapagkat lumaban sila dyan sa sinasabing compulsory registration sa kanilang armed forces. Pero anong ginagawa ng media nila? Na yan ang left hand, right hand, o isa sa mga daliri ng kanilang mga kamay na nagpo-propagandize. Pinapakita na, oy, nananalo kami sa Vietnam. Kaya kailangan sumama kayo kasi victory na ito. Hindi yung totoo. Ganyan ang kanilang parating ginagamit. Ginamit nila niya yung media na yan nung pumasok sila sa Iraq. Ginamit nila yan o sinira rin nila si Gaddafi. Sa Syria, si Bashar al-Assad, si Saddam Hussein. Yung mga bansa na nais nilang sirain at nais nilang pasukan, yan ang gamit nila. Yung propaganda ng media. Sisirain yung image ng presidente na yon. Ganyan ang ginawa nila kay President Marcos. So hindi tayo nag-iisa sa ganyang bagay. Sabi nga nung twin sister ng Shah of Iran, sa Iran, yung twin brother niya, ay si Shah Pahlavi, ang kanyang twin sister na si Ashraf, nagtatrabaho na sa United Nations at the time na pinasukan ng mga Amerikano ang Iran at binalik yung isang clergy nila na nandun na sa Paris, doon nagsimula yung si Al-Khomeini. Ngayon mga apo-apo na, mga anak na pareho na halos pangalan niya, mga Khomeini-Khomeini dyan. Nagbaliktad ang sistema ng Iran. Dati open na sila, pwede na mag-aral yung mga babae sa mga university, pwede sila mag-drive, pwede sila sumuot ng western clothes. Nung pumasok si Khomeini, hanggang ngayon, ay nako, nakakulubong na sila, mata na lang nakalabas at lahat na yan. Ang ibig kong sabihin, pag ayaw nila yung leader, gagawa sila yung deep state na yan ng paraan para guluhin yung bansa na yon, para ma-agitate yung mga tao, magalit sa kanilang leader at tanggalin ng leader nila tulong ng mga Amerikano. O kaya kung hindi matatanggal lang ganun, they will invade. Diba? Nakita na natin yan. Halos sa lahat ng mga ibang bansang pinasukan ng mga Amerikano. Balikan ko ang nangyari dito sa atin. Kaya sabi ko nga, namarkahan na ng Washington, ng deep state, yung mga pagkakataon na hindi sumusunod si President Marcos. Tapos 20 years na nga siya na andito sa kasalukuyan. At ang delikado pa dyan ay alam nila na nagkaroon ng major surgery si President Marcos. At dahil dyan ay baka nga mamatay na. Naku po, pag mamatay na si President Marcos, meron siyang ginawang kasulatan na magtatayo ng isang council, parang Council of Elders, ang gusto niya mamumuno si Imelda Romualdez Marcos, kasama ng mga general, kasama ng private sector, kasama ng iba't ibang mga tao, yung kanyang finance
yung kanyang prime minister, kasama rin doon si Virata, yung sa sinulat ni President Marcos doon. Parang ambaga magko-converge lang under the leadership ng kanyang unang ginang. Naku po, nabalitaan ng Amerikano yan. Ayaw nila. Ayaw nila na si Imelda Romualdez Marcos ang mamumuno niyang council na yan kung sakaling may mangyari kay President Marcos. Kaya nga pinasok nila na magpatawag ng snap elections para magkaroon ng eleksyon, maghanap ng ibang leader na pwedeng pumasok kung sakali man na si President Marcos ay mamatay. At ayaw kasi nila na si Mrs. Marcos. Ba't ayaw nila kay Imelda Romualdez Marcos? Bakit nga hindi sila papayag? Biruin ninyo. Sa kalagitnaan ng kanilang laban sa mga bansang komunista, kagaya ng People's Republic of China, katatapos lang ng Cultural Revolution ni Chairman Mao Zedong, at andyan yung mga military officer ni Zhou Enlai, andyan si Deng Xiaoping. Naku po, yan ang nagbukas ng diplomatic, si Imelda ang nagbukas ng diplomatic relations natin sa People's Republic of China. At doon din sa Soviet Union, siya rin ang unang pumasok sa Union of Soviet Socialist Republics para magbukas din ng ating diplomatic relations doon sa isang komunistang bansa. Biruin ninyo yan. Dalawang malalaking bansa na komunista ang unang pumasok dyan para makipagkaibigan bago pa magkaroon ng state visit at bago pa mag-establish ng diplomatic relations ay si Imelda. Imelda Romualdez Marcos. At mahigit pa dyan, yung nangyari sa Mindanao, yung mga nais na kumalas sa Mindanao, yung independence movement, tandaan ninyo, yan lang ang pangalan noon. The Mindanao Independence Movement ni Hashim Salamat. Nanganak na lang yan ng MNLF, Mindanao National Liberation Front, at ng MILF, Mindanao Independence Liberation Front. Nanguna dyan si Salamat sa mga Cotabato, at pagkatapos kasama niya yung mga Tagalanaw na mga rebelde, at doon naman sa mga Tausug, mga Samal, mga lahat yung mga nasa Sulu, Basilan na Tawi-Tawi, si Nur Miswari naman, siya yung latecomer. Kasi nagtatag na si Salamat ng Independence Movement, sumali si Nur Miswari para doon naman sa kanyang bayan, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Tausug siya eh. Doon siya nagtayo ng kanyang sariling independence movement. Pero ang simula talaga niyan, ang talagang mother or grandmother, kung tatawagin ninyo, ng lahat ng movement na yan sa Mindanao, is to secede the island of Mindanao, Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi to be independent from the Republic of the Philippines. Sino ang malakas na tumutulong dyan? Yung Islamic Conference. Ano yung Islamic Conference? Amerika din na nagtayo niyan. Kunyari, lahat ng mga Islamic countries, pinagsama-sama niya, pero tinutulungan nila yung mga bansa na nais kumalas kung sakali man sinusuporta sila ng Soviet Union, ng Russia. Yan ang pinakamalakas na bansa noon na komunista. Yan ang nayari sa atin sa Mindanao. Paano nalaman ni Marcos yan? Nabalitaan niya na ginagamit ng CIA, yan deep state na yan, yung ating mga politicians. Kaya nung una nagbitaw ng salita, yan si Senator Peláez, nung sinabi niya na mag-organize tayo ng isang Minsupala. Na kita ni Marcos, ano yung Minsupala? Mindanao, Sulu, and Palawan. Naku po, teka muna, pati pala Palawan gusto nilang kunin. Tandaan ninyo yung bukas ng salita na yon, marahil hindi alam ni Senator Peláez ng panahon yun na ginagamit siya ng deep state ng Amerika, ng CIA, para ipakita na pwedeng magsama-sama yung Mindanao, Sulu, and Palawan. Nagtugma naman ito dun sa independence movement ng mga Muslim na ito na sumali sa Islamic Conference, yan sila Salamat, Amerikano din. Nakita ninyo yung galamay ng Amerika. Iba-ibang mga organisasyon ang kanilang tinatayo para sabihin kunyari itong mga tao, pero sila rin ang nasa likod. Kaya ang Palawan, sinama ni Marcos sa Region 4. Kasama yan dito sa atin, sa National Capital Region, para hindi masabi na parte yan nung Minsupala na sinasabi. Mindanao Independence Movement, yan ang simula talaga ng paghihiwalay ng ating bansa na sana gustong isagawa ng mga Amerikano. Meron ba silang historical basis dito? Oo. East and West Berlin, hinati nila. They balkanized North and South Vietnam. Sila rin na naghati. Lahat yung mga bansang hinahati. South Africa, lahat yung mga yan.
Yung nangyari sa India at saka sa Pakistan, East, West, North, South, Pakistan, ano ba yan? Para yung mga British at yung mga Amerikano, they balkanize. Ano ibig sabihin ito? Hinahati nila. Para yung kalahati, sige, bigay sa komunisa yung kalahati dito sa Amerika. Sapagkat alam nila matatalo sila ng malaking puwersa ng mga komunista. Ganyan ang gusto nilang gawin sa atin. North and South Philippines. Yan. The independence of Mindanao, Sulu, Palawan. Tinanggal na nga yung Palawan. Pero eto, Mindanao, Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. Kaya yung tunugan niya ni President Marcos. Ano ang kanyang ginawa? Biruin ninyo, ang lakas-lakas na nila sa Mindanao itong mga independence movement na ito. Si Gaddafi ang pinakamalakas na nagbibigay ng suporta dyan sa independence movement na yan. Sa armas, sa logistics, sa theological, sa moral support. Lahat ng mga nile-lecture nila sa kanilang mga mosque, pag pinag-uusapan yung mga passages sa Quran, kinakailangan na itaas natin kung anong sinabi ni Allah sa atin. At lahat ng kanilang binibigkas dyan, Allahu Akbar, the God is great. Yan ang kanilang sinisigaw. ISIS, yan din ang sinisigaw. Kaya anong ginawa ni President Marcos? Pinadala niya si Imelda Romualdez Marcos dun sa Tripoli kay Gaddafi mismo na nagsusuporta dito sa independence movement sa Pilipinas para sabihin kay Gaddafi, itigil mo na yan sapagkat isang bansa lang kami. At hindi totoo na pinapatay namin ang mga Muslim. Hindi totoo yan na pinag-uusapan dyan sa Islamic Conference na yan ni Nur Miswari na sinasabing meron genocide. Kayo, na buhay pa hanggang ngayon. Kami, na mga taga Mindanao, hindi totoo yon. Hindi naman pinapatay yung mga Muslim na kapatid natin. There is no genocide. May away dyan. Ang away dyan ay yung mga rebelde na nais magbigay ng independence sa Mindanao at ang ating armed forces na nagdidefensa ng ating bansa, ng ating bayan at ng ating mga mamamayan. Mataas na naman ang boses ko. Kaya yan ang ibig kong sabihin. Takot sila kay Mrs. Marcos. Biruin nyo, napasukan niya ang China at napakalaki ng welcome na ginawa ng China sa kanya. Diyos ko po, andun kami no nakita namin pagbaba sa eroplano hanggang sa maaabot ng iyong pagtanaw. Mga batang nagsasayaw, nagwawagayway ng mga bulaklak at ang watawat ng Pilipinas at ng China pag-welcome kay Mrs. Marcos, 10 days of September, bago pa tayo nagbukas ng diplomatic relations, napataob natin halos ang buong hierarchy ng kanilang mga minuno. Hanggang sa na-meeting na nga ni Mrs. Marcos si Chow En Lai, nasa ospital. Lumabas siya sa kanyang pagka-ospital, suot ang kanyang full uniform, makipagharap kay Mrs. Marcos. Si Madam Chang, asawa ni Chairman Mao Zedong, siya yung guide ni Mrs. Marcos. Lahat ng factory, lahat ng communes, pinakita, pinabuksan para makita natin yung malaking progress na nangyari sa China. At hindi lang yan. Sinabihan si Mrs. Marcos, meron kaming eroplanong magdadala sa'yo dun kay Mao Zedong. Biruin nyo yan. At nakipagkita siya kay Chairman Mao Zedong. At dun natin nakita. Nagmano siya kay Chairman Mao bilang pagpapakita ng respect and honor sa mga matatanda. Hindi ba tayo, mga bata, ewan ko kung naabutan pa nyo ito, pero sana ipagpatuloy yan. Pagka pumapasok tayo sa bahay o umuuwi tayo, ay may makikita tayong mga lolo, mga lola, kahit ng ating mga magulang, anong ginagawa natin? Nagmamano. Nilalapit natin sa ating noo yung likuran ng kanilang kamay. Yun ang ginawa ni Mrs. Marcos. Nagmano siya kay Chairman Mao Zedong. At si Mao Zedong naman, hindi niya alam kung ano yon. Ang ginawa niya, hinalikan niya yung kamay ni Imelda. Hindi siya nagmano, hinalikan niya. Alam niyo the irony of technology, kung ano man ang masasabi, sapagkat andun kami, nakita namin yon. Yun ang unang ginawa ni Mrs. Marcos. Mano po sa chairman bilang nakakatanda at bilang chairman ng Cultural Revolution. Ngunit, ang naretratuhan ay ang paglapit ni Chairman Mao sa paghalik kay Mrs. Marcos. Yan ang ngayon nakikita sa buong mundo. Pinalakihan nila yung retrato na yan na si Chairman Mao humahalik sa kamay ni Imelda Marcos. Naku po, nataranta ang mga Amerikano sa Washington. Ano ba yan? Paano ba yan nangyari? Na ang pinakamalakas na leader dyan
Dinala pa si Mrs. Marcos from Beijing, dinala doon sa probinsya ni Chairman Mao. Yung sa kung saan nagsimula, yung one step is a thousand steps for the liberation of and the unification of China. Yan ang talagang tadhana ng sa ating kasaysayan. At nung siya naman ay tumungo, nauna pa nga siyang tumungo sa Moscow para magbukas din ng diplomatic relations sa Moscow bago dumating si President Marcos. Anong ginawa sa kanya naman ng mga ninuno, yung mga leader dyan sa Soviet Union? Ginawa siyang comrade. Binigyan siya ng, hindi parang award yun eh. Award nga ang tawag nila. Ngunit isa yon na declaration that Imelda Romualdez Marcos is a comrade of the Union of Soviet Socialist Republics. Ang mga pumirma dyan, yung kanilang Politburo, yung pinakamataas na organisasyon ng kanilang Communist Party of the Union of Soviet Socialist Republic. CCCP, yun yata yung pangalan nun. Kasi bumili nga kami ng mga souvenir at yung mga bag na yun nakasulat. Central Committee of the Communist Party of the Union of Soviet Socialist Republic. MOKBA sa Moscow. Yun ang binigay sa kanyang parang titulo. Hindi lang kaibigan, hindi lang estranghero na dumating sa kanila. Comrade, kapatid, kasamahan, kabalikat, whatever else you would interpret it in our language, she was called a comrade. Kahit na si President Marcos ay nag-state visit sa Union of Soviet Socialist Republic sa Moscow, hindi naman siya binigyan yan eh. Si Mrs. Marcos ang binigyan yan. At anong ginawa nga ni Gaddafi nung pumunta si Mrs. Marcos doon? Natigil yung pagbigay ni Gaddafi ng financial support, logistical support, support for ammunitions. Natigil yon at nagkaroon tayo ng the historical Tripoli Agreement. Pumayag na nagkaroon ng dalawang autonomous region short of the independence of Mindanao, Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. Dalawang autonomous regions, 10 provinces and 5 cities given their own executive and legislative branches of government. Yan ang simula ng federal form dyan sa Mindanao. Region 9 and Region 12. Sino ang namuno dyan? Isang Muslim. Si Chairman Simeon Datumanong, ang Executive Council, Chairman ng Autonomous Regions dyan. Sino ang kanilang ginawang head ng Legislative Assembly? Lahat ito pumanaw na. May their souls rest in peace. Yung rebeldeng Tagalanao, si Abulkahir Alonto. Tandaan ninyo na kahit na ganyan ang ginuhit para sa dalawang rehiyon na yan, nagkaroon ng plebisito. I was there when I covered the plebiscite. First time na nagkaroon ng live coverage ang Channel 4 or any other television channel in our country. Doon lang nangyari yan. Kasi dati, humihiram tayo ng satellite feed sa Bukit Nanas, sa Indonesia, para magkaroon tayo ng live feed. Yung live feed natin, sa central office natin sa, sa Intramuros pa. Nasa Intramuros pa tayo na ng Channel 4. Live feed natin, Comelec. Live feed natin dun sa Ramon Magsaysay High School. Malalapit lang. Yun ang live feed natin. Pero tumawid tayo from Manila to Zamboanga del Sur, kung saan nagkaroon tayo ng tinatawag na first live feed outside of Metro Manila ng Channel 4 to cover 5 days yung plebisito na nagkaroon ng parang malaking pagtitipo ng mga tao at sila ay bumoto kung papayag ba sila na masasama sila sa Region 9 and Region 12. Sa buong Mindanao yan, pati Davao kasama, lahat ng mga ibang probinsya dyan, kasama Bukidnon, Agusan, lahat yan, malaki, Malawakan. Nilagay doon na dalawang rehiyon lang ang itatayo. Ngunit ang gusto kasi ng mga independence movements, yung buong Mindanao. So they rejected that and they only admitted for the two autonomous regions of Region 9 and Region 12. Yan ang simula noon. Yan ang ginawa ni Mrs. Marcos. Napasukan niya itong tinatawag nga nila si Diktador, si Monster, kung sino-sino man mga pangalan binigay nila laban kay Gaddafi na mga propagandist ng media ng Amerikano. Kaya ang nangyari dyan ay nagkaroon tayo ng kapayapaan, pagkapirma niyang Tripoli Agreement na yan. Sa pag-uusap ni Gaddafi at ni President Marcos sa telepono, ilang beses sila nagkaroon ng komperensya, silang dalawa nag-usap kasi ayaw ni Gaddafi na meron siyang gusto na ganito gawin. Sabi ni President Marcos, no, we have to have a plebiscite.
Because that is in our constitution. That's our fundamental law. The people must agree whether they would want to have an autonomous region. Pumayag si Gaddafi. At yan pinirmahan dah nung dalawang mga namumuno dyan sa Tripoli Agreement na yan. Si Carmelo Barbero, Undersecretary yan ng Defense, at si Altreki, Secretary of State ni Muammar Gaddafi. Bakit si Barbero ang pabirwa? Bakit hindi si Enrile, Secretary of Defense? Ay naman kasi eh. Nung nag-uusap, nung palang bago pa nga mag-usap si Mrs. Marcos at saka si Gaddafi ay, anong nangyari? Ba? Tumakas na si Secretary Enrile at saka si General Ramos. Umalis sila from Libya, from Tripoli. Sinabihan nila si President Marcos, 5 araw na kami dito, hindi kami hinaharap ni Gaddafi. Kaya uuwi na kami kasi mukhang pati yung aming eroplano, dinivert na. Wala na dito sa Tripoli. Dinala na sa Benghazi. Benghazi pala was about 8-9 hours away from the Tripoli capital. Kaya umalis sila. Pumunta sila sa Roma. At sinabi nila kay Marcos, pauwiin mo na yung asawa mo. At si President Marcos naman sinabi, Meldy, ano ba nangyayari dyan? Eh si Ramos at saka si Enrile, umalis na. Ang sabi ni Mrs. Marcos, give me some time, 1 or 2 days, makakaya ko ito. Kaya inisip ni Mrs. Marcos, sino ba ang pwede kong lapitan? 5 araw na nga kami dito, ang dami-dami nang pinapakita sa amin ng mga tourist spots. The French Quarter, yung Carolingian Quarter, lahat yan. Yung mga ospital, yung mga museum. Pero hindi pa kami hinaharap ni Gaddafi. Kaya sabi ni Mrs. Marcos, kung pupuntahan kayong nanay niya, nanay to nanay, pwede kong sabihin na kapayapaan lang naman ang gusto namin sa Pilipinas, ikaw ay isang ina. Pero naisip ni Mrs. Marcos, eh, iba naman ang kostumbre at iba ang tradisyon, iba rin ang relihiyon nila. Pwedeng, baka yung pupuntahan ko ng nanay, hindi yun ang nanay ni Muammar Gaddafi kasi pwedeng 2, 3 o pwedeng 5 yung asawa ng tatay niya. So baka magkamali pa ako, hindi pala yun ang nanay. So naisip niya, pero isa lang ang tatay. Kaya doon kami pumunta sa desert kung saan yung tatay ni Gaddafi doon nakatira, sa desierto. Pero Diyos ko, ang laki pala nung tinitirhan niya doon. Isang napakalaking tent, may chandelier pa, fully carpeted pa. At doon, sinabi ni Mrs. Marcos, you know, I have been here for 5 days and I come in peace. I would want to talk about the peace that we want in Mindanao with your son. But we have not yet been given the honor and the privilege of meeting Colonel Muammar Gaddafi. Habang nagsasalita sila doon, naku, nagpaahin ng sangkatutak na tupa. Yun ang kanilang main dish. Sabi ko nga, pagkagaling ko sa Libya hanggang sa ngayon, hindi pa ako makakain ng tupa. Kasi sa haba ng panahon na yun ang aming almusal, tanghalian, hapunan, parang lumalabas na sa tenga ko at sa ilong ko yung tupa na. Anyway, ang dami ko nang sideline. So kaagad, nataranta yung tatay nung si ano, ni tatay ni Gaddafi. Alam ba ninyo, nang pauwi na kami sa Tripoli, andun na sa hotel ni Mrs. Marcos, nag-iintay na yung Secretary of State, si Altreki. At sabi niya, darating si Colonel Gaddafi at kayo'y magkikita. So anong unang sinabi ni Colonel Gaddafi? Oh, Mrs. Marcos, are you not afraid to be kidnapped? Yun yung parang bukang bibig niya. Sapagkat yung eroplano nga namin, dinala na sa Benghazi. Ang sagot ni Mrs. Marcos, I come in peace and I'm not afraid to give up my life for peace for my people and my country. Wow! Nataranta ang Colonel Gaddafi. You speak of peace? Islam is peace. I will give you the copy of the Quran and I will underline all the passages that speak of peace. Kaya doon nagsimula yung pagsulat ng Tripoli Agreement na pinag-usapan. At sinong pinadala ni President Marcos doon? Hindi siyempre yung Undersecretary ng Defense, hindi na si Enrile. Kaya pag sinasabi ko yung pirmang makikita nyo sa Tripoli Agreement, Undersecretary Carmelo Barbero, may witness pa dyan, buhay pa hanggang sa ngayon. Si Colonel Ermita, na naging Executive Secretary ni Mrs. Arroyo, na naging Presidente si Mrs. Arroyo. Siya ang mag-witness na sila talaga ang pabalik-balik sa Tripoli para matapos nga yung Tripoli Agreement na yan. Kaya dyan natakot ang mga Amerikano. Kaya ni Mrs. Marcos pumasok sa mga lugar na talagang nakakatakot. Communist China, Communist Russia, and the Islamic world of Muammar Gaddafi. Pati sa ano? Pati sa Iraq, nakapasok din tayo. Pero ibang storya na yan.
Yan ang nais kong ipakita sa kasalukuyan sapagkat marami pa sanang maisasagawa ngayon sa kasalukuyan kung babalik-balikan natin yung mga pagyayari no nakaraan na pwede pa natin maisagawa ngayon sa kasalukuyan. Nalista ko nga dito lahat pa ng mga ibang bagay na yan at marahil sa susunod ay yan ang ating pag-uusapan. Samantala, maraming salamat sa mga nagpapadala ng inyong mga mensahe. At kung hindi ko ito masagot, ay dahil kasi ito nga yung tinatawag natin na, ano ba ito, sa social networking. At sana naman ay pagpaumanhin ninyo kung hindi ko masasagot lahat na yung mga sinasabi. Ngunit maraming salamat sapagkat doon ko nakikita yung patuloy na pagtataguyod ninyo sa ating programa. This is Rita Gadi and this is your hour. Pam 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 p